isang mapagpala ko mga kapitsa lahat. Ang lahat po ay anayang mo si kayo at tayo po ang maraming. Mga kapatid, nais po ng Panginoon na pag-inang natin mga kapatid ng isang mapagpala ko. Yung po natin ang ating mga ulo at tayo po at sabay-sabay na malalangin sa Panginoon. Diyos ang mga makapangyarihan na may lawa ng maraming at lupa. Panginoon, narito po kami upang ikaw ay purihin, pasalamatan. Lord God, napakabuti po ng iyong gawa. Gawa na nagpapatunay po Panginoon sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaroon ng buhay at pinapahiram mo sa amin sa araw-araw. Lord, dalangin po namin na ikaw ay sumama at imigda sa bawat isa sa amin. Lord, turuan mo po kami na magmahal sa aming kapwa at manatili po ito na kapayapaan at pagmamahalan sa bawat isa. Panginoon, gamitin mo po kami, Lord, sa aming buhay, patungo po sa iyo. Gawin mo kaming daluyan, Panginoon, ng pagpapala upang ang iyong pagpapala ay makarating sa nais mo, Panginoon. Lord God, narito po kami at humihiling sa iyo. Lord, ang itatayo mo po, Panginoon, na pastor namin sa mga Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng puso mo buti, hindi sa mga kanyang pagkatao. At ang bawat lalabas sa kanyang salita, Panginoon, ay silipunod mo. Lord God, ingatan mo siya at gabayan sa buhay niya, araw-araw. Yung din, Panginoon, ang mga awit at tutok po ay hindi mo po Panginoon ng narig sa misga at sa hindi po na kong bumari. Yung din, Panginoon, ang lahat mo na narig po sa bahay sa maawit ko. Ay bigyan mo po, Panginoon, ang kapayapaan, kagalingan sa lahat ng aming kakandaman, kahinaan, ng aming espiritual. Ipagkalaw mo, Panginoon, ang kalakasan ko sa amin. Pagdang patawad po sa lahat ng aming nagagawang pagkakasal na upang tutulang po sa amin. Pagdang, samahan mo po kami sa umaga po ito. At patuloy po kami maraming dito po natin sa iyong Panginoon, sa iyong harapan. Maraming po sa amin. Muli, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri ng salamat sa lahat. In Jesus, kayo we pray. Amen. Blessings. Pwede mo bang batiin yung mga katabi mo at sabihin mo, good morning, kapatid! Amen. So before we start, I would just like to read from the book of 1 Chronicles 16, verses 23 onwards. It says, sing to the Lord, all the earth. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of our praise. Amen. So truly, this is the day that the Lord has made. So we will rejoice and celebrate God's goodness and God's faithfulness to our lives. Amen. Amen. So umamin po tayo ng may kagalakan para sa ating Dakilang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you.
gamitin ang ating Panginoon, there's a new thing that will happen. There's a good thing that will happen. Laging may pag-asa sa ating Panginoon. Amen? Pwede pang umiti muna tayo? Ngiti-ngiti muna. Kasi nakikita ko sa face nyo, may dala-dala tayo. Pero alam nyo, yung lahat ng dala nyo yan, papalta ni Lord ang kagalakan. Papalta ni Lord ang solusyon. Papalta ni Lord ang kagalingan. Amen? Ng provision, ano man lang ang kailangan natin. Awitan lang natin ang ating Panginoon. Lahat ng bundok ng problema, gugulo yan. Amen? Just like the walls of Jericho, anong ginawa ng Panginoon, pinabagsak niya. Amen? I-claim natin yung inaawit natin. Leave your troubles, your worries, your stress. Amen? You're welcome.
forever we will praise your name. Salamat sa kabutihan mo. Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang ayaw namin pagsamba at pagpawid sa iyo, Panginoon. Because you are worthy of our worship. Let's continue to worship our Lord. Be on my
Sent His one and only Son to die for us so we can have eternal life,
so we can be forgiven, so we can be declared righteous before His side, and we can come before the throne of grace, knowing that in Christ we were made righteous. Amen? Amen? Can we clap our hands to the Lord one more time? Bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po natin sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Patuloy po tayong nakatayo sa harapan ng Panginoon at basahin po natin ang ilang mga talata dito po sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 1, talata 6 hanggang 9. Tayo po'y magkakaroon ng sabitang pagbabasa. Mauuna ang mga lalaki at susunod naman ang mga babae. Mga lalaki, verse 6. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Verse 7, mga babae. Verse 8, mga lalaki, kahit hindi niyo siya nakita, ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya kayo sa Kanya at nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Last verse, verse 9, sabay-sabay po ang mga lalaki at babae. Dahil tinanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo, na walang iba kundi ang kaligtasan niyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Lord, marami pong salamat sa panibagong araw, panibagong linggo na pinagkaloob niyo sa amin upang kami po'y magtipon-tipon, magpasalamat sa inyo, mag-aral ng iyong mga salita at tumanggap ng iba't ibang biyaya mula sa inyo, Panginoon. Lord, sa amin po gagawin pag-aaral ngayong umaga, samahan niyo po kami. Hinihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu na siya po ang magtuturo ngayong umaga, Panginoon. Naway maging malinaw ang lahat ng aming tatanggapin mga lessons ngayong umaga, Panginoon. Sapagkat sa aming pong sariling lakas at kakayanan, wala po kami magagawa. Pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan lamang, Jesus. Lahat po tayo ay magsabi na Amen and Amen. Bago po tayo magupo, kamayan po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan. Mag-hi, mag-hello po tayo. Ibigay natin ang ating pinakamatamis na ngiti. Praise God. At bigyan po natin ang Panginoon minsan pa ng malakas na palakpakan. Amen. Pwede na po kayo mga po, brothers and sisters. Praise the Lord. Ibati muna ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, Happy Lord's Day, kapatid. Happy Lord's Day. Sabihin mo sa nasa likod mo, buti nang dito ka. Ang pamagat po ng mensahe na aking ibibigay ngayong umaga ay aking pong tinawag na Joy in the Midst of Suffering. Kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pwede bang panggitin natin yan sandali? Joy in the Midst of Suffering. Basta hindi ko gets yung logic niya. Joy in the midst of suffering. Pwede ba yun? Eh di ba magkasalungat pastor ang joy at saka suffering? Pwede bang pagsamahin yung dalawang yan? Kapatid, kung yan ang tanong mo ngayong umaga, that's a valid question.
Kaya pag-uusapan natin ang paksang yan ngayong umaga. Pwede nga ba tayong magkaroon ng joy sa buhay? Kahit na paminsan-minsan o madalas pa nga, ay nakakaranas tayo ng mga pagtitiis at suffering sa buhay? Yan po ang tanong na ating sasagutin ngayong umaga. At upang sagutin po ang tanong na iyan, ay pag-aaralan natin ang aklat ng Unang Pedro. Kilalanin natin sandali ang aklat na ito. Ang Unang Pedro ay binubuo ng 5 chapters. At sa 5 chapters na ito, 11 times binanggit ang word na suffering. Napakaikilang ng aklat na ito. 5 chapters lang. Pero direct to the point ang nais nitong ipaniwanag sa ating lahat. Gustong ipunto ng maikling aklat na ito that in life, there is really suffering. At hindi natin ito dapat, alam mo yun, takasan? O hindi natin dapat isawalang bahala. Suffering is a reality of life. Kaya po pag binasa natin ang Bible, marirealize natin the Bible is a relatable book. Parang isang pelikula na masasabi mo, ay, ganito nga yung dinaranas ko. Itong sinasabi dito sa Unang Pedro, nangyayari talaga to sa buhay ko eh. Kaya po ang Bible, brothers and sisters, ay isang makatotohanang aklat. Pwede ba akong makarinig ng amen? Amen. Hindi ibig ng Bible na takasan natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating mga buhay. Bagkus, ibinababa pa nga ng kapahayagan ng Diyos o ibinababa sa atin ng Diyos ang kanyang kapahayagan sa kung anong totoong nangyayari sa ating mga buhay. Kaya pag binasa mo ang Bible, in particular ang 1 Peter, ang Unang Pedro, masasabi mo, yay, totoo nga ito, ganito talaga ang dinadanas ko ngayon. Nararanasan ko talaga ito. Siguro may ganun pa. Kaya mga kapatid, comforting na malaman na may pakialam pala ang Diyos sa kung anumang nararanasan mo ngayon. Pwede ba akong makarinig ng amen? Kalbitin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, may pakialam ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo ngayon? Kung nagsasuffer ka, sinasabi sa atin ng Unang Pedro na yan ay realidad ng buhay. Hindi ka nag-iisa. Pangkaraniwan sa tao ang makaranas ng suffering at pagtitiis. You are not alone. At itinuturo ng 1 Peter, anumang pagsubok sa buhay, makakayanan natin, malalampasan natin. At ito ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, maaaring hindi agad-agad na malulunasan ang suffering mo. Pero ang pangako niya, sasamahan ka niya. Hindi ka iiwan ng Panginoon at pwede kang maging masaya sa gitna ng alanganing sitwasyon. Isang malakas na amen. Balik po tayo sa Unang Pedro. Anong klaseng suffering ba ang dinadanas ng mga tao noong isulat ang Unang Pedro? Gusto ko pong hiramin ang sinabi ng isang aklat, yung pong tinatawag na the IVP, Bible Background Commentary of the New Testament. Ito po sa commentary na ito, sa background book na ito, ay ipiniliwanag yung klase ng suffering na dinadanas ng mga Kristiyano noong isulat ang 1 Peter. At dahil ito po yung English, ililiwat po sa Tagalog para mas lalo nating maintindihan. Okay lang po ba? And I hope ang aking pong translation ay maayos. Sabi po ng aklat na ito, noong taong 64 AD, first century po ito, kung hindi ako nagkakamali, ay nagkaroon po ng malawakang sunog sa Roma. Hindi daw agad maapula ang apoy at halos buong bayan ay nasunog. Maliban sa ari-arian ni Emperor Nero at ang kanyang kaibigan na si Tigellinus. Kaya, kahina-hinala na si Emperor Nero ang utak sa sunog na nangyari. At upang hindi siya mapagbintangan,
Kahit alam naman ng lahat, suspecha ng lahat, siya talaga yung nanunog nung araw, upang hindi po siya mapagbintangan, ibinaling niya ang sisi sa ibang tao. Ang sinisi niya ay ang mga, tingin niya sino? Ang mga Kristiyano nung araw. Matindi na nga ang paghihirap ng mga Kristiyano noon, pero dinagdagan pa ng emperor na ito. Bago mangyari ang sunog, kinukutya na ang mga Kristiyano noon sa Roma at tinatawag sa mga kung ano-anong pangalan at kung ano-anong mga panghuhusga. For example, noong panahon ni Emperor Nero, tinatawag ang mga Kristiyano na atheist. Alam niyo po yung atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Talaga mga Kristiyano, paano atheist? Sabi nung mga Romano, mga atheist yung mga yan kasi hindi nila sinasamba yung ating mga gods and goddesses. At hindi rin sila nagbabaw sa emperor. Hindi nila wino-worship ang emperor. Mga atheist yung mga yan. Kadiri, magsilayo tayo sa kanila. Pangalawa, nung panahon ng emperor na ito, ang mga Kristiyano po'y tinatawag na cannibals. Alam niyo ba yung cannibals? Sila yung kumakain ng karne ng tao. Okay? Bakit po sila tinawag na cannibal? Kasi maugong na balita na ito daw mga Kristiyano ito kumakain ng katawan at dugo ng isang tao. Walang iba kundi si Jesus. Eh hindi naman nila naiintindihan na ang tinutukoy nilang katawan at dugo ay yung tinapay at inumin na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Kristo. Naniniwala sila sa mga kung ano-anong chismis nung araw. Sabi nila, yung mga Kristiyano yan, cannibals, kumakain ng laman ng lalaking si Jesus. At hindi lang yon, pinagbintangan din ng mga Kristiyano nung araw na sila daw ay nagko-commit ng incest. Ano po ba ang incest? Ito po ay pagkakaroon ng sexual relations sa kapwa kapatid o kadugo. Dahil nung araw, itong mga Kristiyano, ang batian sa isa't isa ay ganito, I love you brother, I love you sister. Hindi naman nila nag-gets na ang turingan talaga ng mga Kristiyano nung araw ay higit pa sa magkapatid, higit pa sa magkadugo. At normal lang sa kanila na magsabi ng I love you sa isa't isa. In fact, sa Romans chapter 16, verse 16, sabi ni Pablo, magbatian kayo ng banal na halik sa mga iglesia ng Panginoon. So nakikita nagbebeso-beso sila, incest, magkapatid, I love you brother, I love you sister. Just because tinawag nila isa't isa ng I love you, eh, may sexual relations agad. Kaya matindi na po ang dinaganas noon ng pag-uusig ng mga Kristiyano. Matindi na ang pahirap nila. Tapos dadagdagan pa ngayon ng Nero. Tapos sabihin ni Nero, itong mga Kristiyano ito ay mga arson. Sila ang nanunog dito sa Roma. Now, bakit naman itong mga Kristiyano ang napagdiskitahan ni Emperor Nero? Ganito kasi, alam ni Emperor Nero at ng lahat na ang mga Kristiyano, kahit api-apihin mo, walang palag. Kaya naging easy target sila nung araw sa kasalanan si Nero naman ang gumawa. Amoy ng lahat na si Emperor Nero ang may pakanan ng naganap na sunog. Pero dahil mapolitika nga si Nero, napaniwala niya ang taong bayan na ito daw kulto ng mga Kristiyano ang may kagawa ng matinding panunog sa Roma. Ano sa palagay niyo ang naging response ng taong bayan sa sinabi ni Emperor Nero? Eh, makapangyarihan siya. Palagay niyo ano? Nagkaroon po ng public rage. Matinding galit ang mga taong bayan noong araw at nanaisin na lang nila na puksain ang mga Kristiyano. Ayan po ang sabi ng commentary na ito. According to the early 2nd century historian Tacitus, who disliked Christians himself, Nero burned Christians alive as torches to light his gardens at night. Ginawa daw silang pailaw sa mga gardens nung araw. Sinusunog sila ng buhay. He killed other Christians in equally severe ways. Example, feeding them to wild animals for public entertainment. Grabe, no? Ipapakain ka ng buhay habang pinapanood ng lahat. Tapos lahat natutuwa pa. Panood din nyo sa YouTube. Type nyo.
Christians eaten by wild animals first century. Dami niyo makikita ang mga pelikula about that. In all, he must have murdered thousands of Rome's Christians, although most Christians there escaped his grasp. Nag-check po ako sa Google ng ilang mga pictures at ito po ang mga nakita ko na malapit dun sa dinidescribe ng book na ito. Una, yung mga Kristiyano daw sinusunog at ginagawang pailaw paggabi. Nakita niyo po sa bandang kaliwa ng picture na ito. Yung po mga Kristiyano, nakalagay sila sa isang poste. Nakasabit sila doon, nakatali at talagang inaapuyan sila. Okay? At dito naman po sa bandang kanan, nakikita niyo mas malapitan. Ganyan po ang description kung paano ang pahirap na ginagawa sa kanila. Napakatindi po ng kanila suffering. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, suffering. Tayo nga sa mga Kristiyano, ayaw natin ang word na yan. Ano? Suffering. Huwag pag-usapan sa church. Dapat pag sa church, good vibes lang. But you see, in the book of 1 Peter, in church history, talagang pinag-uusapan at realidad ang suffering. Muli sabihin mo sa iyong katabi, suffering. Suffering. Mamaya, titingnan natin po ano bang purpose ng suffering. Ito pa, nakita ko isa pang picture. Ayan po, yung sinabi ko, pinapakain sila sa mga wild animals. Yan po yung parang, ano ba tawag, the Colosseum sa Rome. At yan po yung mga nadakit na mga Kristiyanong pinagbibintangan ng kung ano-ano, wala namang kasalanan. Ayan po, papakawalan yung mga wild beasts, kagaya po ng mga leon, mga tigre, at ipapalaman po sila. Ito po namang nakikita ninyong picture sa taas, yan po yung example ng isang babae na siya po ay nilalapa ng leon ng buhay. Matindi po ang suffering ng mga Christians noong araw. Now, bakit po sinulat ang 1 Peter? Balik tayo sa question. Bakit sinulat ng writer yung 1 Peter? Ito po ang dahilan. Nakita niya na yung nangyayaring panghaharas sa mga Christians sa Roma ay maaari ding mangyari at talagang mangyayari sa iba pang lugar na sakop din ng Roman Empire. Kaya pala, yung first verse ng 1 Peter, ganito yung sabi, tingnan niyo yung sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 1. Mula kay Pedro na apostol ni Jesu Cristo, mahal kong pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Nakita ng writer ng 1 Peter na yung nangyari sa Roma, pwede ding mangyari sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, kaya sumulat na siya sa kanila para palakasin ang loob nila sakaling may pagsubok na dumating at para hindi nila iwan ang pananampalatayang Kristiyan. Malinaw po ba anong purpose ng 1 Peter? Sinulat niya ang 1 Peter upang magkaroon sila ng tamang perspective sa suffering na pwede nilang danasin sa kamay ng Roman Emperor. Maliwanag po ba? Ito pa another clue na totoo to. Sa verse 13, ganito pa ang sabi ng writer, "Therefore, prepare your minds for action. Discipline yourselves. Set all your hope on the grace that Jesus Christ will bring you when He is revealed." Sinabihan sila agad na, prepare your minds for action. Ihanda ninyo ang inyong mga isip sa isang action. May persecution na darating. Maging handa kayo. Huwag kayong susuko. Huwag kayong tatalikod. Huwag kayong bibitaw. Kahit ipahuli kayo. Kahit sunugin kayo. Kahit ipakain kayo sa mga leon. Huwag kayong bibitaw. Prepare your minds for action. Ganda po na nakakasabi sa Tagalog. Suffering. Ganda po na pagkakasabi sa Tagalog. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesu Cristo. Sinasabi niya dito, yes, may suffering na darating. Yes, uusigin kayo. Yes, ipapakulong kayo. And yes, maaaring kitlin ang buhay niyo pero huwag kayong tumingin dyan.
Huwag kayong mag-focus sa present suffering. Tumingin kayo sa buhay na walang hanggan sa langit na naghihintay sa inyong mga mananampalataya ni Kristo. Focus on Christ. Focus on your eternal reward in heaven. Amen. That's why, dun sa verse 1, next slide, tinawag ng writer ang mga Kristiyano sa mga lugar na ito na ano? Mga dayuhan, estranghero. Halimbitin mo nga yung katabi, sabihin mo sa kanya, estranghero ka. Dayuhan ka lang. Sabihin mo sa nasa likod mo, alien ka talaga. Sa mundong ito. Amen? Hindi tayo taga rito. Hindi ang mundong ito ang permanente nating tahanan. Sinasabi ng writer ng 1 Peter, sa mundong ito, may paghihirap. Sa mundong ito, may pagmamalupit ng Emperor Nero na kayang kitlin ang ating mga buhay. That is the reality of life. Pero itong sinasabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob dahil tayo ay dayo lang sa mundong ito. Ang palagian nating tahanan ay ang langit. Iyon ang asahan ninyo. Iyon ang ikagalak ninyo. Iyon ang kapanabikan ninyo. Kaya kung kikitlin man ang inyong mga buhay, tubo pa kayo kasi uuwi na tayo sa totoo nating tirahan. May kausap mo ba ako dito ngayong umaga? Tanungin mo yung katabi, sabihin mo sa kanya, saan ka ba nakatingin? Tanungin mo pa ang isang katabi, sabihin mo sa kanya, ano ba talaga ang nagpapasaya sa iyo? Kaya po sabi sa verse 6, eto na pinakilala na yung tema na joy in the midst of suffering. Baka sabihin niyo, invento ko lang yan. Nasa Bible. Ayan o, oh, joy in the midst of suffering. Dahil dito, dapat kayong ilakas, dapat kayong dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. Yes, maaaring ikulong kayo, maaaring ipatorture kayo, maaaring silabin din kayo kagaya na nangyari sa Roma, maaaring din kayong ipakain sa mga wild animals, pero magalak kayo. There is joy in the midst of suffering. Panandalian lang yan. Sa muling pagmulat ng inyong mga mata, makikita ninyo ang kayamanang naghihintay sa inyo sa langit. Yan ang asahan ninyo. Amen. Verses 3 and 4, ganito pa sabi ng writer, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilang awa niya sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Alam ng writer na maaaring manganib ang buhay ng mga Kristiyano noong araw dahil nasa nakaumang na panganib sa kanila. Maaari silang hulihin, kitlin. Pero paano niya inihanda ang puso at isipan ng mga Kristiyano noong araw? Sinabi niya na sa kabila ng pagsubok na ito ay tunay silang pinagpala dahil meron silang mana na naghihintay sa langit. Amen! Amen. Maaaring agawin ng tao ang kayamanan mo dito. Maaaring agawin nila ang damit mo. Maaaring hubaran ka nila. Maaaring agawin nila ang dangal nyo. Maaaring agawin nila ang buhay nyo at ipakain sa liyon. Pero magala kayo. Ang mana naghihintay sa inyo sa langit, hinding-hindi maaagaw. Amen! Kaya paano dinescribe ng writer ang buhay na walang hanggan sa langit sa verses na ito? Ano po yung sabi sa last line? Walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Pwede bang ulitin natin ulit sa mga salitang yan? Walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Ikumpara nyo yan sandali sa mga ari-arian sa mundo.
Ikumpara niya yan sandali sa mga material na bagay sa mundo. Mansyon, kotse, ano pa, investment. Lahat ng bagay na nabanggit ko, pwede yung magkaroon ng lesser value, pwede magkaroon ng kapintasan, pwede masira, pwede manakaw, pwede kumupas. Pero meron daw tayong intangible blessing, pagpapalang hindi nakikita, na naghihintay sa atin sa langit. Yon ang dapat natin ikagalak sa buhay. Amen! Sabi mo nga sa iyong patabi, wala ka namang madadala sa kapay. Amen! Sipin nyo na lang kung ibang message yung pinreach ng First Peter sa mga Kristiyanong pinagpapapatay ng araw. And then God is good. You will be rich. You will be prosperous. Ba't pwede namang ibigay talaga ng Panginoon yun? Yan hindi yung kailangan nilang message. Ang kailangan nilang message ay itong katotohanan na ito, that our life in this world is just temporary. Ang totoong buhay natin ay yung sa kapila. Amen. Amen, mga kapatid. Verse 6 to 7, pinalipo ang sabi niya. Ito na naman, inulit na naman. Joy in the midst of suffering. Dahil dito, dapat kayong magalak. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at? Ano daw? Dapat ninyong maranasan. Question mark, bakit Lord? Bakit mo hinahayaan na itong mga Kristiyanong to mag-suffer? Anong dahilan? Nandyan yung reason. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo. Yun pala yung purpose kung bakit inaalaw ng Panginoon na itong mga Christians na ito mag-suffer nung araw to test their faith. Para malaman kung tunay ang kanilang pananampalataya. Sabi dyan, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa gintong nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesu Kristo. Uulitin ko ang tanong, bakit inaalaw ng Diyos ang suffering? Upang subukin ang pananampalataya ng bawat isa. Upang malaman kung totoo talaga tayong naniniwala sa Panginoong Jesus. Maaring nung araw may dumadalo lang sa church, dumadalo sa gawain dahil masaya dun. May kainan kasi nung araw. Kasi kilala ang mga Christians nung araw dito, next slide, kilala sila sa love feast. Nagsasalo-salo sila bago mag-worship service, eh sino ba namang tatanggi sa kainan? So alam ng mga Kristiyano na mahilig sa kainan. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo lang. So napaka-convenient nung buhay nila. And then suddenly, may persecution na dumating. So God was like saying, teka na, itest ko nga kung talagang totoong kaya sila sumasamba eh dahil kay Kristo. O kaya sila sumasamba because of, you know, this kainan. Maaring nung araw, kaya lang din sila dumadalo sa gawain ay dahil excited sila to meet their friends. Kasi ang Christianity ba ay parang isang social club at gusto mo lang maging in. Ay, nakakamiss ang church. Namiss ko na si sister so and so. Naku, si sister talaga tagal ko nang nakikita. Makapag-church nga. Bakit ka pumupunta sa church? Is it because of a person? Or is it because of Jesus? Maaring nung araw, kaya lang sila dumadalo sa gawain ay dahil may mga nababalitang miracles. Nabalita na yung si ganitong pilay na kalakad raw. Tara, punta tayo. Gumagaling doon yung mga sakit. Mga may sakit doon, punta rin tayo. Perhaps God allowed suffering to really test their faith. Ang faith ba nila ay nandun lang sa pwede nilang makuha sa akin? O dahil ako talaga ang gusto nila? Maaring nung araw, kaya lang sila dumadalo sa gawain ay dahil sa financial gain. Kasi nung araw, meron pong tinatawag sa Book of Acts na sharing of resources. Kaya nung araw, walang Kristiyanong naghihira, walang Kristiyanong nangangailangan, kasi nagtutulong-tulong ang mga Christians para matustusan ang needs ng nangangailangan, nakapatiran.
para ikasumapi diyan at diyan pala ay kay ano, natutulungan ay eh, pamantama kay karaming utang ay eh, maka-join nga diyan. Para bang ang motibo ng ilan kaya pumupunta sa church ay financial gain. So bakit inalaw ng Panginoon ang suffering sa church? To test their faith. Upang subukin ang kanilang pananampalataya. Gustong malaman ng Diyos, susunod pa din kaya ang mga tao ito kapag hindi na komportable ang sitwasyon sa church? O kaya lang sila sumusunod sa akin kasi komportable ang buhay Kristiyano? Narinig nyo ba yung pinagsasasabi ko dito? Narinig nyo ba yung sinasabi ko? Ito yung mensahe din sa atin ng Panginoon, sa ating panang, tayo ba ay lumalapit kay Lord kasi gusto natin maging komportable lang ang buhay natin? O kaya tayo lumalapit kay Lord kasi siya talaga ang hinahanap natin? Baka kasi kaya lang sila nagsisimba ay dahil sa mapapakinabangan. Kasi masaya, kasi in, kasi may miracles, kasi may kainan, kasi may financial gain. Perhaps if they went to church because of the gifts but not the giver himself. Are we here, brothers and sisters, because of the gifts? Or are we here because of the giver? Are we here because of the blessings? Yung pa naman ang pangalan natin, blessings in the world. Or are we here because of the one who blesses us? Sabi po ni Corrie Ten Boom, ito pong sinabi niya, ay talagang akmang-akma sa suffering ng mga Kristiyano noong panahon. Sabi po ni Corrie Ten Boom, alam niyo ba si Corrie Ten Boom, meron po yung kapatid. Sino malaman ko sino? Tanong niyo ako sino? Si Corrie 11. Ay, sorry po yung mga yan. Pasensya na ka. Hindi na ko mag-diventure na. Hirap. Corrie Ten Boom, tinan niyo po yung sinabi niya, parang ugma-ugma sa mga early print. Tumawa naman kayo dyan, mapahihawa ng college. Corrie Ten Boom, sabi po niya, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Hindi mo daw masasabi na sapat na si Kristo sa buhay mo hanggat si Kristo na lang ang nariyan sa buhay mo. Uulitin ko, hindi mo daw masasabi na sapat na si Kristo sa buhay mo hanggat si Kristo na lang ang nariyan sa buhay mo. Lord, bakit naman gano'n nag-iwalay kami ng boyfriend ko? Perhaps the Lord allowed it para ma-realize mo siya talaga ang lover mo. Lord, bakit may mga ganitong mga financial difficulties kami? Perhaps para ipakita sa iyo ng Panginoon na hindi naman talaga material gain ang magpapasaya sa iyo. Magpapasaya sa iyo ay ang buhay na walang hanggan. Yung maging anak ka ng Diyos. At tumanggap ng kapatawaran ko na sa Kanya. That is why suffering exposes our hearts. Narinig yung sinabi ko. Suffering exposes our hearts. Ine-expose ng suffering kung ano ba talaga ang laman ng puso natin. Ine-expose ng suffering kung gaano ba talaga kahalaga si Kristo sa atin. Itinatama ng suffering ang motives natin. Kaya lang ba tayo nagpe-pray ay dahil sa blessings? Kaya lang ba tayo nag-worship ay para may makuha kay Lord? Kaya lang ba tayo nagbibigay sa gawain ng church ay dahil may gusto tayong kapalit mula kay Lord? No, we give our all. We give our lives because Jesus is worthy. Jesus is better than gold and silver. Jesus is better than life. Jesus is bigger than life itself. Amen. Amen. Wala yata akong kausap ng umarga. Amen. Sabi ni Matt Smith Hurst, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sabi po na, napakaganda na kanyang sinabi, the absence of blessings, rejection, vanity, reviling, illness, poverty, often is the crucible in which we learn to love God for who He is. In our idolatry, we make gifts out to be gods and make the giver into the errand boy of our desires. Inaallow daw ni Lord ang suffering upang matutunan daw nating mahalin si Lord dahil siya ay siya
Inaallow daw ng Lord ang suffering upang ibigin natin siya hindi dahil sa blessings, kundi dahil si Kristo ay sapat-sapat sa atin. Amen. And that is our true blessings in the Word. It's Christ Himself. Amen. Next slide. Pinapula ko yung last line. Ang ganda ng pagkakasabi. Ang sabi dyan, in our idolatry, we make gifts out to be gods and make the giver into the errand boy of our desires. Kapatid, ano ba ang totoong nagpapasaya sa'yo ngayon? Ano ba yung totoong nagpapasaya sa'yo? Ito ba ay salapi? Ito ba ay kayamanan? Ito ba ay material gain? Kung ano ang totoong nagpapasaya sa'yo, yun talaga ang Diyos mo. Right? Kaya pala sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 21, sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Yun daw pinakagusto ng puso mo, yun talaga ang treasure mo. Yung tingin mo na nagpapakompleto sa'yo, yun talaga ang kayamanan mo. Para sa ating mga believers ni Jesus, ang true treasure natin ay walang iba kundi si Jesus lamang. We can have joy in the midst of suffering because we have Jesus, and Jesus means everything. Amen! Paalala mo nga sa katabi mo, hindi ka taga-lupa. Sige, sabi mo sa kanya, hindi ka talaga taga-lupa. Strangers lang tayo dito, sandali lang tayo dito. Meron ba dito mabubuhay sa mundo ng 252 years? Sandali lang tayo dito, uuwi din tayo sa langit. At andoon yung totoo nating kayamanan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 8 hanggang 9, you did not see him, yet you love him. And still without seeing him, you are already filled with joy. So glorious that it cannot be described because you believe and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is the salvation of your souls. Sino sa inyo gusto dito yung sinabi dyan na joy is so glorious that it cannot be described? That's ang mga. Sino sa inyo gusto yan? Joy, yung gusto mo masaya ka lang. Sino sa inyo gusto yun? That's ang mga. Joy that cannot be described by words. Sinasabi ko ng 1 Peter, yung joy so glorious that you cannot be described, nakaugat dito, salvation of our soul. Sabi mo sa katabi mo, may kaligtasan ka na ba kay Kristo? Ang totoong nagpapasaya daw sa atin ngayon, kahit na may mga pagsubok sa buhay, ay yung mayroon tayong kaligtasan kay Kristo. Yung natitiyak natin na tayo ay tagalangit. Yung natitiyak natin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Yung alam natin na hindi tayo kapili-pili pero pinili tayo ng Diyos. Yung alam natin na hindi tayo karapat-dapat patawarin ngunit pinatawad at ginawang matuwid pa nga. Amen. Sabi po ng isang pastor, ang pangalan ko yung Ramen Kaliwan. By the way, yun po si Pastor Ramen ay taga Pampanga. At nung pinagbubuntis siya ng kanyang ina, akala ay babae. Kaya Carmen dapat. Eh, iniluwa ay lalaki pala. Ay, paano yung ikaiyan? Excited tayo sa pangalan ng Carmen. Kaya ginawa na lang Ramen. Ah, diba? Japanese lang. Kapagutong. Masap kaya ng Ramen. Okay, Ramen Kaliwag. Yan yun po yung sinabi niya. Ang sabi ng lalaking ito, minsan na po bored ka sa sermon. May katabi mo, Anto. Minsan nabobored ka sa sermon, nabobored ka sa family worship, sa simbahay. Nabobored ka sa napakaraming ginagawa sa church. But in the eyes of God, God is doing you and giving you His greatest blessings on earth. Ang pinakamatinding blessing ay hindi yung nakapasyal ka sa Santorini, Greece, na Instagramable.
Ang pinakamatinding blessing ay hindi yung ma-enjoy mo ang mundong ito. Ang mundong ito, compared to the riches that is in Christ and to the new heavens and new earth, will look like a garbage or a landfill. Kala niyo ba ang ganda-ganda ng Disneyland? Kala niyo ba ang ganda-ganda ng Batanes? Kung ikukumpara daw yan sa bagay na paparating at inihanda sa atin ng Panginoon, basura lang! Kaya itong mga Kristiyanong to nung araw, willing sila to give their lives to God kasi alam nila, may naghihintay sa atin much better than this world. Wala nang Nero. Wala nang patayan. Mas maganda. You think this world is too beautiful? This world is as garbage compared to the things that are waiting for us in eternity. Amen! Hindi sapat yung words to describe kung ano yung naghihintay sa atin sa kabilang buhay. Kung iahambing natin ang new heavens and new earth na naghihintay sa atin, basura lang ang mundong ito. Kaya kung ganito ang perspective natin, nagkakaroon tayo ng joy. Even if there is some frustrations and disappointments in this life. Amen. At kapag may suffering tayo na hindi agad-agad maalis-alis, natatatak sa isip natin na ito ay inaalaw ng Panginoon to test our faith in order for us to see na si Kristo lang sapat na. As long as may Kristo pa, as long as you have salvation in Christ, you have more than enough. Amen! Amen! Tell someone beside you, do not worry. Si Lord ang bahala sa iyo. God will take care of you. Pastor, paano po natin i-apply sa buhay natin yung mga pinagsasasabi ninyo? Na joy in the midst of suffering. Meron po akong tatlong puntos na gustong iwan sa inyo na pwede nyo itong kunin sa buhay bilang practical application ng natutunan natin ngayong umaga. Number one, dahil alam natin ang message na ito, nagiging mapagtiis tayo. Tapitin mo nga ang katabi mo, lalo na kung asawa mo, sabihin sa kanya, matitiis kita. With joy! Amen? Of course, hindi nyo tinitiis yung kabiyak nyo. Amen? Ini-enjoy nyo siya. Dahil regalo siya ng Panginoon. Mali po yung sinabi ko. Minsan impatient tayo sa lahat ng bagay at dinidelay natin ang maging masaya kasi wala pa yung inaasahan natin. But right here and right now, we can be joyful. We can be thankful because we have Jesus. Natitiis natin anumang kalagayan sa buhay. Kasi alam natin, at the end of the day, ang mahalaga si Kristo naman eh. Ang totoong kayamanan ay yung mga bagay na pag namatay ako, andun pa rin. And that is Jesus. Sabihin nga natin, nagiging mapagtiis. Dami naman lamok sa church na ito. Ano ba yan? Lagi na lang walang tubig. Ano ba itong katabi ko sa church? Di naliligo. Kalipat na nga ng church. Nagiging mapagtiis tayo kasi kahit ganyan yung amoy niya, mabantot-bantot, ang mahalaga si Kristo. Amen! Unawain mo na medyo malamig minsan, tinatamad maligo. Amen! Number two! Ito po, practical application, nagiging mapagpasalamat tayo. Sabihin nga natin, mapagpasalamat. Isang pag maraming nadalo sa church, ang sasaya natin, lalo tayong mga leaders, Pastor, ang dami umadang kanina, apaw! Hanggang kanto ng NBA yung dumalo! Successful! Hallelujah! You know what? It does not really matter. Laging successful ang bawat church gathering. Marami man o maunti ang dumadalo. Kasi, it's not about the attendance. It's about Jesus. At habang naipapangaral si Kristo sa loob ng church, it's a successful worship service. Amen! 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 Heart check, no? Sa ating mga leaders, sa ating mga pastors. Ako, Lord po, daming empty chairs. Siguro giniginaw yung mga tao. Doesn't really matter. What really makes us happy is not, you know, the number of attendees. What really matters and what makes us happy is Jesus Himself. Amen. Number three.
nagiging lalo tayong mapagbigay. Amen! Kasi hindi naman tayo taga rito eh. Sige lang. Bigay natin. Minsan pupunta tayo sa church at sinasabi natin, ano bang may bibigay sa akin ang church na ito? Tingnan ko nga, ano ba pala ako sa pagdalo sa church na ito? Naka, ito pala may offering, ay ayoko na. Naka, pinagsisimbahin pa kami, busy na nga kami. Doon na lang ako sa church, ang tayo at upo. Eh baka kaya lalong natigat ang buhay natin dahil kulang tayo sa simbahay together with our families. Dati pumupunta tayo sa church to ask, ano bang may ibibigay sa akin ang church na ito? Ngayon, pumupunta tayo sa church to ask, ano ba ang maibibigay ko? Ano ba ang maitutulong ko? Pinagpala na ako ng kaligtasan. Sobra-sobra ang pagmamahal sa akin ng Panginoon. Kaya ngayon, all out na ako sa paglilingkod at pagbibigay. Karangalan ko ang makapagbigay. Karangalan ko ang makatulong sa gawain dahil sapat-sapat si Kristo. Hindi ako kaibig-ibig, inibig niya ako. Hindi ako kapili-pili, pinili niya ako. Kaya ito dumuna ang paglalaan ng buhay ko. Amen! 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 Bilang pagtatapos, panoorin po natin ang video na ito at nawa po itong awit na ito ay tumanim sa ating mga isip at puso. Let's watch this. Ito.